Malagim na disgrasya sa La Union. Patay ang konduktor at dalawang pasahero matapos maaksidente ang sinasakyan nilang bus. Ang dahilan, pumutok ang gulong at nawalan ng preno kaya binangga na lang ng driver ang bus sa puno. Saksi, si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV 1, North Central Luzon. Biyahing kubausa ng pampasaherong bus na yan na galing sa Baguio City ng maaksidente sa Aspiras Highway na sakop ng Barangay Cares, Pugo, La Union alas 10 kaninang umaga. Sa imbestigasyon ng pulisya, sumabog ang gulong sa likod ng bus. Kasunod nito ang pag-usok sa likuran ng bus, dahilan para magpanik ang mga pasahero. Mutok po ang kanang gulong sa likuran ng bus at ito po ay nakawalan ng kontrol. So, ang ginawa po ng driver ay binangga po niya sa isang puno ng akasya. Sa kanan, malalim. Ngayon sa kaliwa na nakita ko, doon na lang ang choice na kaysa din sa kanan. Sa kasamaang palad, hindi na umabot ng buhay sa ospital ang dalawang pasahero at ang konduktor, kabilang sa nasawi ang kinakasama ni Eunice Manga. Nakaupo sila sa harap ng bus at pauwi na sana sa Mandaluyong matapos ang dalawang araw na bakasyon sa Baguio City. Hindi niya raw akalain na ito na palang huling biyahe kasama ang kinakasama. Kasi nabuksan ko yung bintana sa mga pasahero para makalabas sila at siya hindi ko siya makuha. Limang iba pang pasahero ang nasugatan. Nasa kusodiyan na ng pulisyang bus driver habang gumugulong ang investigasyon. Nakikipag-ugnayan na ang pamunuan ng bus company sa PNP at mga pasahero para sa investigasyon at tulong sa mga namatayan at nasugatan. Tulungan naman ang namatayan. Para, dahil may mga anak din yun May dalawang anak. Para sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon at GMA Integrated News, Jasmine Gabriel Galban, ang inyong saksi. Mga kapuso, saksihan ang unang pasok ng mga balita. Maaaring mapanood ang saksi at ang iba pang GMA Newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.